Hi guys, good morning. Hindi ko na kayo naisama kanina or hindi ko kayo na-update tungkol sa aking pagbabalik sa bahay. But today is Sunday. Hi guys, ayan, sina-charge ko while I'm charging my camera. Inano ko na kasi gusto kong ipakita sa inyo kung ano yung gagawin ko today. Magtatry ako mag-espasol. Magtatry tayo mag-espasol, guys. Ang dami kong trip ngayon. So, ayan guys yung mga ingredients natin. Asukal, coconut milk, ibap, tapos glutinous rice. Yan siya, guys. So, gusto kong maipakita sana bago mapuno yung ating camera. I hope na yan, maipakita ko. Otherwise, hindi ko na, ano, puro maipakita. Otherwise, hindi ko na maipakita sa inyo kasi nga lobat. Lobat ito. Lobat yung cellphone. Kaya, I don't know, guys. So, gagamit tayo ng itong glutinous rice, 3 cups siya. Tapos, I will be using one ganito ng iba, malaki-laki ng konti. And then, kasi 500 grams, hindi ko ano, aanuhin na lang natin, siguro I will do. Kasi dito ko ginawa yung glutinous rice, dito ko siya tinapal sa tatlong ganito. So, parang lalagyan lang natin siya ng isang ganito siguro na ano, kasi dadami rin siya later on when we put the evap. And then, 1 cup of sugar also, dito ko rin siya ilalagay. So, para at least malaman ko, this is my first time na gagawin itong espasol na ito. Alam kong matrabaho siya, guys. Pero, ipapakita ko na lang sa inyo later. Ipo-full charge ko muna itong camera. Baka dito matapos ang servisyo nito sa akin kung hindi ko siya pinu-full charge. Tapos, ginagamit ko na. Okay? So, yan guys. Ang ginagawa natin is binubusa lang natin yung glutinous rice. Kailangan natin na medyo mag-brownish siya. Maging brown. Hindi naman totally brown na brown. Basta, di ba, yung glutinous rice is super puti niya, guys. Sorry for the, ano, teka nga, ang ingay. Kasi nga, is yung exhaust. Yan, tingnan na lang natin, okay? Drippings. Kaya tayo nakasando, kasi may paggagamitan tayo yung mga braso na yan, eh. Mahaba-habang proseso to, pero hindi ko alam, natatakam ako. So sabi ko, while I have all the recipe, yung mga ingredients, bakit, why not coconut, itry natin, diba? So pagka, ano siya, okay siya, then we do it one more time with the flavor. Pero ang gagawin ko is plain lang, mahirap kasing maglagay ng mga flavor kung madali kasing masira. So yun guys. So, ayan guys, iminix ko na. Kung nakikita nyo doon is, nilagay ko na si gatas, si coconut, and sugar. So, haluin ko na lang siya. And, ang hirap kasi guys, kasi nag-charge ito, eh, hindi ko, baka kasi masira. So, makikita nyo naman kung anong kalalabasan guys. So, okay, see you. So, ayan na guys, si espasol. Okay na. Palalamigin na lang natin siya. I don't know if I'm going to parang i-apart ko siya. Kasi dito ko siya aanuhin. Lalagyan natin ang pasabog. Ay, ano ba yan? Teka. Yan yung in-apart ko na ano. Pero as far as I know is ang alam ko lang talaga is ano siya. Palalamigin ata ng konti kasi sige, tingnan nga natin kung so, yan na guys. Sana success. Pero, I taste it. Sarap. Hindi siya masyadong matamis. So, ang ginawa ko na lang guys is inilagay ko na lang siya dito. Ilalagay ko siya dito. Ayan, dyan. And then,
Yeah, we put this one here, tapos ipa-flatten natin sila, and then you will see guys kung ano pang gagawin ko. Sol, is pa sol, is pa sol. So, ayun guys, tapos na. At ayan, ang ating ispasol. Nakat ko na siya. Ito pa yung ibang natitira. Nandun pa sa, nandito pa sa, sa sobrang malagkit. Ito, sesentensyahan na natin guys. This is my first time. And happy ang aking asawa. Dapat daw laging ganito ako. Na, kasi, hilig ako magluto guys, kaya lang is minsan nga pagka nakapag-YouTube ka na, nakapag-YouTube, nauubos yung oras mo sa YouTube talaga, which is totoo yan. Tikman natin. Kaya, sobrang lambot dito. I don't know kung titigas pa siya mamaya. Kalap. Harap. Kakainin nila to, alam niyo kung bakit. Hindi ko masyadong nilagyan ng hindi ko siya dinamihan ng sugar. Sarap. Sarap nito sa kape. Kaya lang makapagkape na ako eh. Sarap. Okay. Alam mo dito sa espasol, naalala ko yung tita kong namatay. Tita Seni ko. Ito yung paborito niya. Malagang mo-order yun. Meron siya paboritong orderan. Kaya nung nasa Pilipinas ako, naghahanap din ako ng ispasol. Hindi ka ma-order. Pero guys, I know how to do it na. So, yan. Ay, na-part ko na lang ito bukas sa work. Babaunin natin yan. Ang sarap! Tarap, 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 tarap talaga, guys. So, yun, success tayo. At may nagawa tayo ngayong araw na ito. And then, guys, hindi pa ako nakakababa sa baba. Dahil nga naubos ang oras ko dyan sa espasol na yan. So, mamaya-maya, bababa tayo. Ita-jacket lang ako. Kasi, kakainin namin ngayong gabi is salad lang. So, yun, guys. Ayusin ko lang itong mga damit na madali. Tapos ito linisin ko na lang. And then, ayun. Hugasan natin itong ating pinagawaan ng espasol. And then, tingnan natin. Ano lang yung aking pagkakagupit. May maliit, may malaki. Hindi naman kasi siya pambenta, pang sarili. So, it doesn't matter. Hindi kung maliit, iisang subuan lang yan sa mag-ama ko. Eh, meron kaming app na mag-anak. Well, yung aking asawa, yung aking anak na panganay nakatira sa Amsterdam. So, sabi ko, anak, dalian nyo, punta kayo dito. Ang aking espasol ay tikman nyo. So, walang sagot. Walang kailangan eh. Pag may kailangan yun. Ay, nako guys. So, yan. Pagka ganitong ako nagluluto ng ano, naalala ko yung mga anak ko. Ang anak kong babae lalo na. Ano ko siya. Luto. Ganito. Normal naman siguro sa ina yun, di ba? Kung ina ka.
Sabay ka nun. Normal sa ina yun, di ba? Na inaalala mo yung anak mo, kung kumusta na ba. Hindi na nga kayo nagkikita, hindi mo pa kukumustahin, di ba? So, at least kami nagkukumustahan. And then once a month, nagkikita-kita kami. We having, parang hindi ko pa nga na-upload sa Facebook yung ano namin, yung March namin na kain sa labas. So, yun. Basta meron kaming ganun kasi kung hindi ka gagawa ng paraan na ikaw magulang, walang mangyayari. Dapat din kasi iintindihin din ang mga anak. Lalo na mga nagsasarili na sila. Ako kasi nung bago-bago yung anak ko na bumukot, ang main concern ko kung kumakain sa ayos. Yung ano ko. Pero at the end, yun na siya na yun, ma'am, kumakain ako, ma'am, okay lang po ako, ma'am, ganyan na. Meron silang stages na yun parang kontrabida ka talaga sa buhay nila. And ano ka talaga yung, unawain mo na lang. Unawain mo, at the time will come na sa'yo rin naman ang bagsak nila. Ayun, kakain pa ako ng isa and then yun na yung lunch ko. Kasi while malagkit siya, mabigat siya sa tiyan. Ang sakit sa baraso, guys. Dati, nahawakan ko lang itong kamerang ito nang walang problema. Dahil nga ito yung pinanghalo ko, itong aking braso di Mabel na to. Ang sakit. Yun ang kalaban, halo. So, yun lang, guys. And sana nagustuhan nyo itong vlog na ito. And may natutunan din kayo kahit pa paano. And please don't forget to subscribe, like, and comment. I love you all. Bye-bye.